Mapagpalang araw po ng Miyerkules sa lahat po ng ating mga listeners at viewers. Magandang umaga po sa lahat po ng ating listener ng 89.1 Mega Manila. At good morning din po sa 88.5 listener dyan po sa Mabuhay FM na patuloy pong naririnig mula Linggo hanggang Sabado sa ganap na ikalima ng umaga ang programang Revive the Church. Patuloy po namin kayong inaanyahan, dear radio listener, na kayo po'y magipag-ugnayan sa amin sa magitan ng pag-text o kaya pagtawag sa aming text line na 0968-865-2210, 0915-960-5640 at 0994-995-8507. Samantala, magandang umaga din po sa lahat po ng ating mga viewers sa iba't ibang media platform ng Mindoro Island Mission at maging ng Adventist World Manila. Gusto po nating i-welcome ang ating mga panelist sa maga pong ito. Pastor Robles, good morning. So, good morning po, Pastor, at good morning po sa lahat po nating mga magiliw na taga-subaybay dito po sa ating pong programang Revive the Church. Nawa ay sa umaga ito, sama-sama po nating damhin ang pagpapala ng Diyos sa atin pong patuloy na sama-samang pag-aaral ng kanya pong mga salita. Good morning din kay Brother Andy. Hey, good morning po, Pastor. At nawa po mga ngayong umaga, mga minamahal namin, mga kaibigan, mga kapatid, ay muli po nating damhin ang pinakamahalagang pag-aaral muli ngayong umagang ito. At nawa po yung maranasan natin ang patuloy na kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang gagabay sa ating pag-aaral ngayong umaga. Good morning din kay Pastor Dex. Magandang umaga po, Pastor, at sa lahat na atin pong mga taga-subaybay, mga taga-pakinig through airwaves, kayo po ay pagpalain ng Panginoon, ano po, at sa umaga ito ay pare-parehas nating maranasan ang kabutihan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga pangako sa banal na kasulatan. Yan, so ating pinapasalamatan ng patuloy na pakikinig at pasubaybay ng ating mga viewers sa iba't ibang media platform, mga kapatid. So tayo magpapatuloy na sa umaga pong ito sa magitan po ng pagkikinig ng ating theme song at ating hilingan si Pastor Dex na tayo pangunahan sa ating opening prayer. Soon.
may mapaparang salita mo ay hindi magbabago. Agos ang tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi lupa'y mapaparang salita mo ay hindi magbabago. Salita mo ay hindi magbabago. Salita mo ay hindi tayo po'y manalangin. Ang malaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayon pong umaga, inyo pong pagpalain, O Diyos, ang amin pong pag-aaral muli na inyo pong banal na kasulatan. Masumpungan po namin, Panginoon, ang inyo pong mensahe sa amin na siyang magpapatatag at magpapalakas ng amin pong pananampalataya sa inyo. Pagpalain po ninyo ang lahat ng amin pong mga taga-subaybay, ang lahat ng amin pong mga tagapakinig sa iba't ibang panig ng mundo, ganun din Panginoon sa amin pong mga kapatid dito po sa Pilipinas. Salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal. Salamat sa inyong patuloy na pag-ibig sa amin na kayo ang aming Diyos na siyang aming pinagtitiwalaan ng amin pong buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, bibigay ko muna mga kapatid ang ating guiding questions para sa ating mga reflection bago po natin pakinggan ang ating Bible reading na Ezekiel 23. Ang ating pong mga general questions, ano ang minsan ng Diyos sa ating Bible reading? At ano ang ating pong natutunan, mga kapatid? Specific questions, paano inilalarawan ng talinhaga ng dalawang magkapatid na babae, sina Uhula at Oluhiba, ang mga panganib ng idolatria? Ikalawa, pag-isipan ng isang pagkakataon na saksihan ang mga kahihinatnan na nagre-resulta mula sa hindi katapatan. Paano ito nauugnay sa kapalaran ng Samaria at Jerusalem sa kabanatang ito? Anong mga aral ang makukuha sa pagpapatuloy ni Oholiba sa landas ng pagtataksil sa kabila ng pagsaksi sa parusa sa kanyang kapatid na babae? At paano natin magagamit ang mga aral mula sa Ezekiel 23 sa pagharap sa mga tukso sa ating buhay ngayon? So yun po ang ating mga questions na maaari maging gabay para po tayo makapag-ambag sa ating palatuntunan sa pamamagitan ng pagtugon bilang ating refleksyon. Tayo po yung magpapatuloy, pakinggan natin ang ating pong Bible reading, Ezekiel 23. Nagpatutod sa Ehipto. Sila'y nagpatutot at sila'y nagpatutot sa Ehipto. Sila'y nagpatutot sa kanilang kadalagahan. Do'y nangahigpit ang kanilang mga dibdib at do'y nangahipo ang mga suso ng kanilang pagkadalaga. At ang mga pangalan nila ay Uhola ang matanda at Oholiba ang kapatid niya. At sila'y naging akin at nanganak ng mga lalaki at babae. At tungkol sa kanilang mga pangalan, Samaria ay Uhola at Jerusalem ay Oholiba. At si Uhola ay nagpatutot ng siya'y akin, at siya'y suminta sa mga mangingibig sa kanya, sa mga taga-Assyria na kanyang mga kalapit bayan, na nananamit ng kulay asul, ang mga tagapamahala at ang mga pinuno, silang lahat na binatang makisig, mga mangangabayo na nangakasakay sa mga kabayo. At ipinagkaloob niya sa kanila ang kanyang pakikiapid sa mga pinakapiling lalaki sa Assyria, sa kanilang lahat, at sa sino man na inibig niya, sa lahat nilang Diyos-Diyosan ay nadumhan siya. Ni hindi man niya iniwan ang kanyang mga pagpapatutot mula sa mga kaarawan ng Ehipto, sapagkat
sa kanyang kadalagahan, sila'y sumisiping sa kanya, at nangahipo nila ang mga suso ng kanyang pagkadalaga. At kanilang ibinuhos ang kanilang pagpapatutot sa kanya. Kaya't ibinigay ko siya sa kamay ng mga mangingibig sa kanya, sa kamay ng mga taga-Assyria na siya niyang mga inibig. Ang mga ito ang nangaglitaw ng kanyang kahubaran. Kinuha nila ang kanyang mga anak na lalaki at babae, at siya'y pinatay nila ng tabak, at siya'y naging kakutyaan sa mga babae, sapagkat sila'y naglapat ng mga kahatulan sa kanya. At nakita ito ng kanyang kapatid na si Oholiba. Gayunmay, siya'y higit na napahamak sa kaniyang pag-ibig kaysa kanya, at sa kaniyang mga pagpapatutot na higit kaysa mga pagpapatutot ng kaniyang kapatid. Siya'y umibig sa mga taga-Assyria, sa mga tagapamahala at mga pinuno, sa kaniyang mga kalapitbayan na nararamta ng mga pinakamahusay, sa mga nangangabayo na nakasakay sa mga kabayo, silang lahat ay mga binatang makisig. At aking nakita na siya'y nadumhan, na sila kapwa ay nag-isang daan. At kanyang pinalago ang kanyang mga pagpapatutot, sapagkat siya'y nakakita ng mga lalaking nakalarawan sa mga panig, na mga larawan ng mga Kaldeyo, na nakalarawan ng Bermilon, na nangabibigkisan sa kanilang mga balakang, na mga may lumilipad na turbante sa kanilang mga ulo. Silang lahat ay parang mga prinsipe ayon sa wangis ng mga taga-Babilonia sa Kaldeya na lupain na kanilang kinapanganakan. At pagkakita niya sa kanila ay inibig niya agad sila at nagsugo ng mga sugo sa kanila sa Kaldeya. At sinipingan siya ng mga taga-Babilonia sa higaan ng pag-ibig, at kanilang dinumhan siya ng kanilang pagpapatutot, at siya'y nahawa sa kanila, at ang kanyang kalooban ay tinabangan sa kanila. Sa gayoy, inilitaw niya ang kaniyang mga pagpapatutot, at inilitaw niya ang kaniyang kahubaran. Nang magkagayoy, tinabangan ang aking kalooban sa kanya, na gaya ng pagkatabang ng aking kalooban sa kaniyang kapatid. Gayon may kaniyang pinarami ang kaniyang mga pakikiapid na inalaala ang mga kaarawan ng kaniyang kadalagahan na kaniyang ipinagpatutot sa lupain ng Ehipto. At siya umibig sa mga nagsisigulo sa kanya na ang laman ay parang laman ng mga asno, at ang lumalabas sa kanila ay parang lumalabas sa mga kabayo. Ganito mo inalaala ang kahalayan ng iyong kadalagahan sa pagkahipo ng iyong mga suso ng mga taga-Ehipto dahil sa mga suso ng iyong kadalagahan. Kaya, O Oholiba, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, aking ibabangon ang mga mangingibig sa iyo laban sa iyo, na siyang pinagsawaan ng iyong kalooban, at aking dadalhin sila laban sa iyo sa lahat ng dako. Ang mga taga-Babilonia at lahat ng Kaldeyo, ang Pekod at ang Sowa at ang Kowa at lahat ng taga-Assyria na kasama nila, na mga binatang makisig, mga tagapamahala at mga pinuno, silang lahat, mga prinsipe, at mga lalaking bantog, silang lahat ay nagsisisakay sa mga kabayo. At sila'y magsisiparitong laban sa iyo na may mga almas, mga karo at mga kariton at may kapulungan ng mga tao. Sila'y magsisilagay laban sa iyo sa palibot na may longki at kalasag at turbante, at aking ipauubay ang kahatulan sa kanila, at sila'y magsisihatol sa iyo ayon sa kanilang mga kahatulan. At aking ilalagak ang aking paninibugho laban sa iyo, at sila'y magsisigawa sa iyo sa kapusukan. Kanilang pipingusin ang iyong ilong at ang iyong mga tainga, at ang nalabi sa iyo ay mabubuwal sa pamamagitan ng tabak. Kanilang kukunin ang iyong mga anak na lalaki at babae, at ang nalabi sa iyo
ay susupukin sa apoy. Kanila rin namang huhubaran ka ng iyong mga suot at dadalhin ang iyong mga magandang hiyas. Ganito ko patitigilin sa iyo ang iyong kahalayan at ang iyong pagpapatutot na dinala mula sa lupain ng Ehipto, na anupat hindi mo ididilat ang iyong mga mata sa kanila o aalalahanin mo paman ang Ehipto kailanman. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ibibigay kita sa kamay ng mga ipinagtatanim mo, sa kamay ng mga pinagsawaan ng iyong kalooban. At hahatulan kanila na may pagtatanim at aalisin ang lahat ng iyong kayamanan at iiwan kang hubad at hubo at ang sala mong pagpapatutot ay malilitaw, ang iyong kahalayan at gayon din ang iyong mga pagpapatutot. Ang mga bagay na ito ay gagawin sa iyo sapagkat ikaw ay nagpatutot sa mga bansa at sapagkat ikaw ay nadumhan sa kanilang mga diyos-diyosan. Ikaw ay lumakad sa lakad ng iyong kapatid, kaya't ibibigay ko ang kaniyang saro sa iyong kamay. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ikaw ay iinom sa saro ng iyong kapatid na malalim at malaki. Ikaw ay tatawanan na pinakatuya at pinakakadustaan, maraming laman. Ikaw ay lubhang malalasing at mamamanglaw sa pamamagitan ng sarong katigilan at kapahamakan sa pamamagitan ng saro ng iyong kapatid na Samaria. Iyong ang iinumin at tutunggain at iyong hahaluin ang labo niyaon at sasaktan ang iyong dibdib sapagkat aking sinalita, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ako'y iyong nilimot at tinalikdan mo ako, taglayin mo nga rin ang iyong kahalayan at ang iyong mga pakikiapid. Sinabi ng Panginoon sa akin bukod dito, anak ng tao, hahatulan mo baga si Ohola at si Oholiba? Ipakilala mo sa kanila ang kanilang mga kasuklam-suklam, sapagkat sila'y nagkasala ng pangangalo niya, at dugo ay nasa kanilang mga kamay, at sa kanilang mga diyos-diyosan ay nagsisamba, at kanila namang pinaraan sa apoy upang masupok ang kanilang mga anak na kanilang ipinanganak sa akin. Bukod dito'y ginawa nila ito sa akin, kanilang nilapastangan ang aking santuario sa araw ding yaon, at nilapastangan ang aking mga sabat. Sapagkat ng kanilang patayin ang kanilang mga anak para sa kanilang mga diyos-diyosan, nagsiparoon nga sila ng araw ding yaon sa aking santuario upang lapastanganin. At narito, ganito ang kanilang ginawa sa gitna ng aking bahay. At bukod dito, ay inyong ipinasundo ang mga taong nangagmumula sa malayo, na siyang mga ipinasundo sa sugo. At narito, sila'y nagsisidating na siyang dahil ng iyong ipinaligo at ipinagkulay mo ng iyong mga mata at pinaggayakan mo ng mga gayak. At naupo ka sa isang mainam na higaan na may dulang na nakahanda sa harap niyaon na siya mong pinaglapagan ng aking kamangyan at aking langis. At ang tinig ng pulutong na tiwasay ay nasa kanya, at nadala nakasama ng mga lalaki sa mga karaniwan ang mga manglalasing na mula sa ilang, at sila'y nangaglagay ng mga pulsera sa mga kamay nila at mga magandang putong sa kanilang mga ulo. Nang magkagayoy, sinabi ko sa kanya na tumanda sa mga pangangalo niya. Ngayon, mga kinkiapid pa sila sa kanya at siya sa kanila. At sinipingan nila siya na parang sumiping sa isang patutot. Gayon nila sinipingan si Ohola at si Oholiba na malibog na mga babae. At mga matwid na tao ang hahatol sa kanila ng kahatulan sa mga ngalo niya at ng kahatulan sa mga babae na nagbubo ng dugo, sapagkat sila'y mga ngalo niya at dugo ang nasa kanilang mga kamay.
sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ako'y magsasampa ng isang kapulungan laban sa kanila, at ibibigay ko sila upang ligaliging paroot parito at samsaman. At babatuhin sila ng kapulungan, ng mga bato, at tatagain sila ng kanilang mga tabak. Papatayin nila ang kanilang mga anak na lalaki at babae, at susunugin ng apoy ang kanilang mga bahay. Ganito ko patitigilin ang kahalayan sa lupain upang ang lahat na babae ay maturuan na huwag magsigawa ng ayon sa inyong mga kahalayan. At gagantihin nila ang inyong kahalayan sa inyo at inyong dadanasin ang mga kasalanan tungkol sa inyong mga Diyos-Diyosan at inyong malalaman na ako ang Panginoong Diyos. Magpalain tayo mga kapatid sa pagkabasa po ng ating Bible reading na wala iba kundi ang aklat ng Ezekiel 23. Bago po ko po ibigay sa ating mga panelists, magbibigay muna ako ng summary ng ating pinag-usapan sa umaga pong ito na ang Kapitulo 23 ng Ezekiel. Ito po ay nagsisilbing isang mabisang paalala ng mga panganib ng espiritual na pagtataksil at ang hindi maiwasang kahinatnan kapag tayo po ay napaligaw sa landas ng katwiran. Ngunit sa kabila ng kalubanang paghatol, nananatili po ang pinagbabatayan ng mensahe, ang pag-asa ng isang pagpapanambalik, ano, na katapatan at pagsunod sa Diyos. So ang atin pong binasa, pinakinggan ay nahati sa mga sumusunod na seksyon, ang mga talatang 1-4 ay ang pagpapakilala ng dalawang magkapatid na si Uhula at si Uhuliba. Samantalang ang mga talatang 5-10 ay dito po sinaysay ang pagtataksil at parusa ng matandang kapatid na si Uhula. At sa mga talatang 11 ay hanggang 21 ay ang mas malaking kasalanan at parusa naman ni Uhuliba. Ang mga talatang 22-35 ay dito ipinahayag ang banal na paghukom at ang 36-39 ay ang inspirasyon at konklusyon ng aliguriya na ating pinapag-usapan sa araw na ito. Atin na pong ibigay ang ating panahon sa ating mga panelist. Ang una ay si Pastor Rochel, susundan ni Pastor Dexter at si Brother Andrew. Unahin natin si Pastor Rochel sa kanyang reflection. Okay, good morning po at salamat po Pastor. So good morning po muli sa inyo pong lahat mga kapatid, mga kaibigan, sa lahat po na sumusubaybay dito po sa atin pong programa. So dito po sa chapter 23 na ito, talagang ipinakita ng ating Panginoong Diyos kay Propeta Ezekiel na talagang dumating na sa sukdulan yung kanyang galit, no? Yung kanyang paghatol sa bansang Israel. Bakit? Sapagkat sa kabila ng kanyang mga warnings at mga ginagawa upang manumbalik sila sa ating Panginoon ay nagpapatuloy sila sa pagtataksil sa atin pong Panginoong Diyos. Kaya nga po itong chapter 23 na ito ay halos the same din po doon sa chapter 16 sapagkat ito po ay tumutukoy sa pagtalikod o o isang prostitute na babae na kung saan ay inibig ng ating Panginoong Diyos pero sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin ito sa pagtataksil. Sapagkat ang chapter 16 po makikita po natin na ang mga leaders doon ay talagang nahawa at sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Ngunit dito po sa chapter 23 na ito ay atin pong mapapansin na hindi lamang ang mga leaders kung hindi ang buong Israel ay nahawa at nagkaroon po sila ng political adultery, ano po, na kung saan ay sila ay nakipag-alyansa sa ibang mga bansa, ano, ang kasi itong bansa pong Israel ay alam naman po natin na ito po ay nahati sa dalawang kaharian, ang Juda at ang Jerusalem, na kung saan ay ang South at Northern Kingdom
ito po ay nahati sa dalawa. Kaya makikita po natin dito, isa sa mga ginamit na parables o paglalarawan ng ating Panginoong Diyos, yung isang babae na nagkaroon po ng anak na dalawa. Si Uhula at si Uhiliba, no? At itong si Uhula, ito po ay kumakatawan sa Samaria, na kung saan ito po yung capital po ng Jerusalem, o ng sabi po dito na capital siya ng Israel, ano po, ng Jerusalem, or tawag dito yung si Uhula po ay kumakatawan po sa bayan o sa Judah, ano po, kung saan ay ito po yung capital ng Jerusalem. Ito po. At yun pong si Uhliba naman ay ito po yung kumakatawan pala sa Jerusalem, na ito po yung capital ng Judah. So makikita po natin dito sa dalawang babae na ito na ginamit ng ating pong Panginoon Diyos na magkapatid na ito, na kung saan ay sila'y parehas po na nagkaroon po ng pagtataksil sa ating Panginoon, sa kabila ng kanila pong ginagawa ng ating Panginoong Diyos na sila ay maibalik, no? At binabalaan ng ating pong Panginoon, pero sila ay nagpatuloy pa rin sa pagtataksil sa ating pong Panginoong Diyos. At hindi po sila nagtiwala sa ating pong Panginoon, kung hindi kanilang hinanap ang tulong sa ibang mga kaharian upang sila ay tulungan. Nakalimutan nila ang Diyos na siyang naglabas sa kanila mula sa Ehipto hanggang sa sila ay makarating po sa lupang pangako, na kung saan ay nakalimutan nila. Inaalala pa nila yung dati nilang mga na nakita at nasaksihan na gawa doon sa lupain ng Ehipto. Kaya makikita po natin dito, mga minamahal ko pong mga kaibigan, mga kapatid, na kung saan ang Diyos, bagaman siya ay patuloy na nananawagan, patuloy na hinihimok ang bayan ng Israel na manumbalik sa kanya, pero sa kabila ng ganoon pong ginagawa ng atin pong Panginoon, ay nagpatuloy pa rin sila sa pagtataksil sa atin pong Panginoon. Kaya nga, dumating na sa sukdulan ang galit ng atin pong Panginoon, at iginawad sa kanila ang kanilang parusa, no? Na kung saan sila po ay nadalang bihag ng ibang bansa, katulad po ng Babylonia. So, hindi po sana nila mararanasan ang ganun pong bagay kung sila ay nakinig, no? At pinakinggan nila yung mga babala ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta, lalo't higit kay Propeta Ezekiel. Subalit, sabi na po noon, nananatili pa rin na andoon pa rin yung panawagan ng atin pong Panginoon Diyos na sila ay patuloy na maibalik. So sa atin din pong buhay na ito, no, na ang atin pong Panginoon ay patuloy na tumatawag din sa atin, nagbibigay ng mga warnings, nagbibigay ng mga babala para tayo ay babalaan, na kung tayo ay patuloy na lalayo, patuloy na tatalikod sa ating Panginoon, ay maaaring sapitin din natin, hindi man ganito sa kalagayan po ng bansang Israel, ngunit alam po natin na mayroon pong darating na hatol sa atin ang atin pong Panginoong Diyos. Kaya mainam na ipinapaalala po sa atin dito po sa chapter 23 ng Ezekiel, na napakahalaga pa rin na tayo ay makinig, maniwala sa mga warnings at mga babala ng ating Panginoon, upang hindi po tayo dumating sa isang paghatol o sa galit ng atin pong Panginoong Diyos. So ilam po muna, Pastor, atin pong may babahagi sa atin pong Bible reading sa umaga ito. Okay, maraming salamat, Pastor Arcel, Pastor Rex. Okay, isang magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid at mga taga-subaybay. Ano po, ang Ezekiel chapter 23 na atin pong pinag-aralan ay naghahayag ng pagkakasala, ano po, ng Samaria at saka ng Jerusalem. Sapagkat sa mga talata na ating binasa ay mapapansin po natin na sila'y nagkaroon ng makamundong espiritu. Kumbaga, yung kanilang pagtitiwala sa halip na sa Diyos
ay kanilang pinagtiwalaan yung lakas ng isang bansa. Ano, sa halip na sa Panginoon magtiwala, ay tila ang kanilang trust, yung kanilang pagtitiwala ay naibaling sa mga makamundong lakas, ano po, ng mga bansang ito. Ang Israel ay parang nagtiwala sa kanyang sariling kakayanan at sa pamagitan ng mga bagay na ito na kanila pong naging karanasan ay nagdalang kapahamakan sa kanila sa pamagitan ng kanilang pagpapatutot o yung kanilang pagpakikiapid, ano po, sa mga bansang ito. Kaya sa chapter din na ito ay makikita natin kung paanong sinaway sila ng Panginoon sa pamagitan ni Propeta Ezekiel sa kanilang makamundong gawain at sa kanilang paglabag, ano po, sa kalooban ng atin pong Panginoon. At sa pamagitan ng kanilang ginawang paglabag ay nagdala ito ng hindi mabuting kahatulan, ano, sa kanila ng atin pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa talatang ito, mga kapatid, sa chapter 23, nilahad sa atin yung kalagayan ni Uhula at saka ni Uhuliba na kumakatawan sa Samaria at sa Jerusalem. Ipinaalala sa atin ng Diyos ang kahalagahan ng pakikipagpartner o pagpili ng atin pong maaaring kaibigan, sapagkat ang ginawa ni Uhula at ni Uhuliba sa pamagitan ng kanilang pakikiapid, ito yung nagtala sa kanilang pagbagsak at sa kanilang pagkakabahabahagi. Ano po, sa ating pong buhay, sa ating personal na buhay, ay laging ang Diyos ay nagpapaalala sa atin sa lahat ng atin pong mga ginagawa sa atin pong buhay, sa lahat ng atin pong pakikitungo, pakikisama, lalo tigit sa pagpili ng atin pong mga associates. Ano po, sapagkat ito'y maaaring magdala sa atin sa paggawa ng kamalian o magdala sa atin sa kapahamakan at paghatol ng atin pong Panginoon. Kaya ang nais ng Diyos sa atin ay hindi tayo magtitiwala sa mga makamundong impluensya o lakas, kundi sa lahat ng bagay ay pagtiwalaan natin ang Panginoon at tayo ay magtapat sa kanyang pangako upang tayo ay hindi dalhin ng Diyos sa kahatulan na kagaya po ng naranasan ni Uhula at ni Uhuliba. Talagang ipinakita sa atin dito na yung pagtitiwala sa kalakasan ng Diyos ay napakahalaga at hindi sa ating sariling kalakasan. So ngadol muna, Pastor. Okay, maraming salamat, Pastor Dex. Punta tayo kay Brother Andy. Salamat po, Pastor. At atin po makita po na katulad po ng binanggit po ng kasama po natin, Pastor Dex, Pastor Arshel, at lalo po sigit sa panguna ni Pastor Popwe, ay makita po natin dito yung paglalarawan ng dalawang babae na itong si Uhula at itong si Uhuliba, ay sila ay mga babaeng nagpatutot sa harap ng Panginoon. At sinasabi po dito na sa kasaysayang ito na sa kapitulo 23 na ito, talatang 4, at ang pangalan nila ay Uhula, ang matanda ay si Uhuliba at ang kapatid niya, at sila ay naging akin at nanganak ng mga lalaki at babae. At tungkol sa kanyang mga pangalan, sa Maria ay Uhula at ang Jerusalem ay Uhuliba. So makita po natin na itong dalawang babaeng ito ay sinasabi ngang kumakatawan sa Maria itong si Uhula at ang Jerusalem ay kay Uhuliba. So makita po natin ang sabi dito ay gumawa ng mga pagpatutot itong si Uhula at siya ay naakit doon sa mga
makikisig ng mga bayo ng Assyria. Kaya makita po natin na sa magis sa kasaysayan ng buong kasaysayan ng Biblia mula pa kinda Eva ay laging yung maganda ay nakakaakit, ano po, at ito ang nagiging daan upang maakit nung mga nakapaligid, at maging si Eva sa kanyang kapanahunan ay siya ay naakit dahilan sa kagandahan ng kanyang nakita ng salita ng ahas na nakahanga-hanga, at ang kagandahan ng pagkakilala ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama ay nakaakit. At ito rin po ay sinasabing ito yung nakikisig ng mga bayo ay siyang naging dahilan upang mangibig siya at mga lunya ang dalawang babaeng ito. Ngunit binabanggit po ng kasaysayang ito na higit na gumawa ng masama itong si Oholeba at nagpatutot ng higit pa na masama sa ginawa ng kanyang kapatid. Kaya't ang sinasabi po dito na sa talatang 10, ang mga ito ay nangalitaw sa kanyang kahuburan at kinuha nila ang kanyang mga anak na lalaki at babae, at siya pinatay nila ng tabak, at siya ay naging kakutyaan sa mga babae sapagkat sila ay naglapat ng mga kahatulan sa kanya. So makita po natin na yung naging bunga ng kanilang pagpatutot, lalo't higit po ang Jerusalem na mga katawang kay Oholeba, na nahulog sila doon sa kamay ng mga makikisig ng mga bayo na ito, at sila po ay pinatay ng tabak sangayon po sa kasaysayang ito, at naging malungkot yung kanilang kinahatnan dahil doon po sa kanilang ginawang pangalunya, pakiapid, pagsamba sa Diyos-Diyosan ay nagbunga ng hindi magandang pangyayari. At sinasabi po sa ating kasaysayang ito na ito ay pinaka-aral sa atin pong kapanahunan. Makita po natin sa ating panahong ito, kung atin pong titingnan ang aklat ng Apokalipsis, ay may dalawang babae rin pong binabanggit sangayon sa atin pong kapanahunan ngayon. At makita po natin yung sa Apokalipsis 12:1 ay may isang tanda na sabi po dito sa 12:1 ng Apokalipsis, at ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae nararamta ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. Kung makita po natin ang naglalarawan ng Apokalipsis 12 ay isang babaeng pinakita na mula sa langit ay nararamta ng araw at ng buwan na nasa ilalim ng kanyang mga paa. Makita po natin ang babaeng ito nilalarawan sa panahon natin, na ito po ang kanyang iglesia sa huling panahon na ginagamit ng Panginoon at kanyang itinatag sa atin pong panahon. Na sabi dito ay ang iglesyang ito ay katulad ng araw na nagbibigay ng liwanag sa buwan upang ito po ay kumalat ang kanyang liwanag sa mundo nating ito sa gabi, ay ang kanyang iglesia ay kumakatawan sa liwanag na nagre-reflect mula sa kasakang kalangitan. So makita po natin na ang iglesyang ito ay tunay na isang babaeng malinis na pinili. Nawala si Brother Andrea. Dito po sa aklat ng Apokalipsis 16 ay binabanggit po dito yung aklat ng Apokalipsis 17 ay binabanggit po ang isang babae din dito, at sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, hiwaga ng dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at mga kasuklam-kasuklam sa lupa. So sa aklat po ng Apokalipsis ito, yung mapapansin po natin yung dalawang babae. Isang malinis na babae na ito yung ang iglesia sa atin pong kapanahunan na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. So balit dito po sa aklat ng 17 ay binabanggit na may isa rin pong babae, na ito po yung isang babaeng ina ng mga patutot at siya gumawa ng mga kasuklam-suklam na nakikiapid ang lahat ng mga bansa sa kanyang pong kapaligiran, na nakapaligid sa kanya, na ito po'y tumutukoy sa ating kapanahunan ngayon. At sinasabing ito po isa sa napakalaking influensya na bansa na nasa atin pong panahon na tinutukoy na isang babaeng patutot, at ang ating iglesia ay tumutukoy sa isang iglesyang malinis sa ating panahon. Ngayon po binigyan po tayo ng isang paalaala sa sulat po ng mga huling pangyayari sa ating kapanahunan sa aklat ng
huling pangyayari sa pahina 48, ang sabi po ay ganito. Ang kasaysayan ng Israel ay babala sa atin. Sa mahuling araw na ito, ang bayan ng Diyos ay malalantad sa mga katulad na panganib sa matandang Israel. Ang mga hindi tatanggap ng mga babalang kaloob mula sa Diyos ay mahuhulog sa mga katulad na panganib ng sinaunang Israel at hindi makakapasok sa kapangahingahan tulad ng Israel dahilan sa kawalang pananampalataya. Naranasan na matandang Israel ang mga kalamidad dahil sa kanilang hindi binanal na puso at ang kaloobang hindi napasakop. Ang huling pagtatakwil sa kanya bilang isang bansa ay bunga ng kanilang kawalang pananampalataya at pagtitiwala, ay hindi nagsisi at pagkabulag sa pag-iisip, katigasan ng puso sa kanilang kasaysayan ay may babala na panganib na itinaas sa atin. Mag-ingat kayo mga kapatid na baka sa gitna ninyo ay magkaroon ng masamang puso na kawalang pananampalataya at paglayo sa Diyos na buhay, sapagkat yaw ay ginawang kabahagi ni Kristo kung pangahawakan nating matibay ang pasimulang pagtitiwala hanggang sa wakas. So binibigay po sa atin na bagamat sa atin pong panahon ngayon ay binibigay yung kasaysayan ng atin pong pinag-aralan, ang atin pong iglesia sa panahon ito bilang malinis na iglesia sa huling kapanahunan ay binigyan din po ng babala na maaring mangyari din po sa atin yung nangyari sa mga Israel, na maaring dumating ang iba't ibang mga tukso at pagsubok sa ating kapaligiran. Subalit ang sabi po dito ay kailangan nating panghawakang matibay ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo upang huwag tayong maging kagaya nila, sapagkat matibay pong pinakita sa atin o maliwanag na maaari din pong dumating sa atin yung mga tuksong nangyari sa Israel. Subalit itinuro po sa atin ang spirit of prophecy na kailangan panghawakan nating matibay yung pananampalataya upang huwag po tayong maging katulad nila sa kanilang karanasan. Okay, maraming salamat Brother Andy sa inyong mga refleksyon mga kapatid. Kung titignan po natin ang aklat ng Ezekiel 23 ay masasabi natin ang parentally guided kung babasahin po natin, ano? Kasi maraming mga medyo hindi, mga panalitang hindi pang adult. Subalit ito mga kapatid ay nangangahulugan na ang Diyos ay medyo nauubusan ng pasensya, no? Sa paulit-ulit na pagkakasala ng Israel sa kabila ng Juda, sa kabila ng napakaraming warning. Kaya kapag tinawag kang Fernando Reynoso ng iyong magumang magulang, that's something ano different. Kung ang tawag sa iyo, Andi, diba? Parang mayroon pag-ibig pa yun eh. Pero pag tinawag kang Fernando, ibig sabihin ay galit na ang nanay mo. So dito rin, inihalintulad mga kapatid, galit ng Panginoon sa mga tao sa Jerusalem sa matindi nilang patuloy na pagbaliwala sa panawagan ng Diyos. Meron akong dito nakita, ang dami kong nakalista ditong refleksyon, pero dahil ang ating oras ay kinakapos. Sinabi doon sa talata, mga kapatid, na mas malaki ang kasalanan ni Oholiba kaysa kay Oliba. Kung titignan natin, pare-pareho ang kanilang pagkakamali, no? Kasi pareho lang silang idolatres, pareho silang mga patutot, pero bakit mas matindi, mas mabigat ang kasalanan ng Juda at Jerusalem kaysa Israel? Samantalang pareho naman yung ginawa nila, dahil ang pagkakaiba ng Jerusalem at ng Samaria, ang Jerusalem, sa Jerusalem naroon ang templo ng Diyos. Sa Samaria wala doon ang templo ng Diyos. Kaya sila, kaya nga sabi ay mayroong tent, you have the tent. Samantalang anong ibig sabihin ng Oholiba, magkakaiba't uhula, di ba? Ang ibig sabihin ng uhula ay she was tent, siya na mayroong tolda. Samantalang ang Oholiba ay nangangahulugang ang aking tolda ay nasa kanya. So nandoon ang templo mga kapatid, nandoon ang center of worship ng mga Hudyo, pero naghanap pa rin sila ng ibang para ng pagsamba, na ibang paniniwala. Alam niyo mga kapatid, sa tuwing ako ay nagseserbi sa patay, parang ganito nangyayari sa atin, Pastor Dexter. Kapag tayo ay may ilaw ng kandila, yun ang aking pakiramdam. Diba? Ang paniniwala ng mga pagano ay dahil yung kandila, kung bakit may kandila pa sila, ay dahil yung kaluluwa
ng mga kamag-anak nilang na mayapa ay nandoon pa at umiikot-ikot. Di ba? Bakit tayo nagkakandila pa? So that spiritual idolatry, mga kapatid. Kagaya din ito. Alam na natin ang totoo. Alam na natin ang tunay na daan ng kaligtasan. Alam na natin ang totoong nangyayari sa mga tao kapag namatay. Pero bakit hawak-hawak pa rin natin? Ating embrace yung mga maling aral na ating minana. Ganito ang sakit ng idolatry. Ano? Parang once tasted, always wanted. Nagsimula lamang silang maging patutot sa Egypt. Ano? Nung sila ay naroon. Subalit kahit nang Panginoon ay nagpakilala sila sa ilang, it is so powerful na by day and by night ang Panginoon ay nagkakalinga sa kanila, naghanap pa rin sila uli ng panibagong asawa. Mga kapatid, ang dami ko sasabihin pero time is not allowing us. So, anuman mga kapatid, ang ating naranasan sa ngayon, let us go back to the Lord. Manumbalik tayo sa ating Panginoon. Kung meron tayong mga kahit tayong mga anak ng Diyos o mga Adventist, kung minsan we are having a spiritual idolatry by embracing practices, embracing tradition, cultures na hindi kasang-ayon sa kultura at sa katuruan ng Diyos base sa banal na kasulatan. Ang ating oras ay nagtutumulin. Kaya bago ko kayo bigyan ng tagdadalawang minuto, babasahin ko muna ang mga comments ng ating mga kapatid. By the way, congratulations kay Mayor BBM Bongbong Marquez ng Sablayan sapagkat siya po ay nakatanggap ng award mula kay Pangulong BBM. Ang sabi po ni Brother Franklin Marquez, ang sanlibutan ay maraming inaalok sa bawat isa sa atin na pwedeng ipagpalit natin ang ating Panginoon sa mga bagay na lumilipas. Subalit ang Panginoon ay nag-aalok sa atin ng buhay na wala hanggan at kaligtasan. Ang sabi ni Brother Bert, napakasikat ngayon ang spiritual idolatry. Kahit sa pulpit natin ay diluted na ang gospel, di na imperative for life transformation sa halip, mananampalataya tayo sa Diyos. Okay, hindi ko natatapusin bakit nagkakaroon ng delusion, diluted ang ating gospel sapagkat ang ating mga sermon ay hango sa sermon ng ibang pananampalataya na hindi natin inedit, hindi natin inalis yung mga naroong mga katuruan, di ba? Okay? Ang sabi pa rito mga kapatid ni Sister Nieves, idolatrous and idolatrous people of God with the leaders and followers are warned. Warning after warning but remained unfaithful. The sinful nakedness of this sister Samaria and Jerusalem. But in our times we are offered the cloth of righteousness by the blood of the Lamb. Leave the harlot way of living and worship the as Revelation told us. Ang sabi ni Sir Bert ulit, ang mensahe ay nagpapakita rin na ang iglesia ng Diyos ay pwedeng mahikayat ng sanlibutan sa maling mga pamaraan na pwedeng isang compromise. Let's pray. Ang sabi ng Panginoon, we are salt of the earth. Tayo po ang asin ng sanlibutan at ang asin ay hindi nahahawa kundi tayo ang nakakahawa, nakaka-influence. Ang sabi ni Sister Lolini, malungkot at nakakatakot na malunod sa mga karangaan ang mga manumpalatay lalo na sa pakikisangkot sa gawain sa komunidad, sa pakikisangkot sa mga kasayahan at kaliwan. Kaya ang sabi ni Pastor Dex, alamin natin ang ating magiging kaibigan. Tell me your friend and I will tell you who you are. Kaya dapat po nating apiliin ang ating magiging kaibigan. Ipiliin po natin yung magiging kaibigan, magiging asawa na mas lalong magdadala sa atin sa kabanalan, hindi upang tayo ilayo sa ating Panginoon. Ang ating oras ay napakabilis pa sa alas 4, kaya atin ang ibibalik ang ating panahon kay Pastor Arcel, Pastor Tex at Brother Andy. Meron kayong 2 minutes para sa inyong takeaways. Pastor Arcel. So mga kapatid, we are in the last days po na binigay sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. So marami po tayong mga spiritual adulteries na nangyayari sa atin pong buhay na ito. Kaya panahon na po ito para ito ay atin pong alisin. Sapagkat kung hindi po natin ito alisin at tayo magpapatuloy sa ganito pong mga gawain, tayo po ay katulad ni Uhula at Uhliba na darating po tayo sa isang paghatol ng atin pong Panginoong Diyos. At ang katulan ng atin pong Panginoong Diyos ay hindi po siya nagbibiro sa bawat isa po sa atin. Kung hindi po tayo manunumbalik sa Kanya, hindi po tayo lalapit sa ating Panginoon,
aalisin natin ang mga bagay na siyang hindi nakapagbibigay kalwalhatian sa atin pong Panginoong Diyos. Maari din po tayong dumating sa isang kahatulan, sa isang masaklap na paghatol ng atin pong Panginoong Diyos. Pero kung tayo po ay manunumbalik sa ating Panginoon at aalisin natin yung atin pong mga ginagawa na hindi katanggap-tanggap sa harap ng atin pong Panginoong Diyos, yan naman ay nangangako sa bawat isa po sa atin na tayo ay kanyang pagiginhawahin. At hindi lamang yon, kung hindi pagkakaloob niya sa atin ang kanyang ipinangako, hindi lamang ang kaligtasan kundi ang buhay na walang hanggan na naghihintay sa bawat isa po sa atin. Kaya panahon na, mga kaibigan, mga kapatid, na tayo ay lumapit sa atin pong Panginoong Diyos. Pastor Dex. Talagang nakita po natin kung gaano kaseryoso ang Panginoon sa araw-araw ng atin pong pamumuhay, kung paano natin sinusunod at sinira sa kabuhay yung kanyang mga aral sa atin. Sapagkat ang kasalanan, ang tukso ay nariyan lang sa ating paligid na kapag tayo ay nagpadala, maaaring ito ang siyang maging dahilan ng ating pagbagsak sa ating pong buhay. Gusto ko pong basahin sa inyo ang isa sa mga sulat ng ating pong mahal na propetesa sa Ministry of Healing, page 513. Ang sabi sa atin, in your business, in companionship for leisure arts, and in alliance for life, let all the associations you form be entered upon with earnest in humble prayer. You will thus show that you honor God, and God will honor you. So kapag ka nakita ng Diyos na sa kabila ng mga samot-saring mga pagsubok o mga kasalanang nakapalibot sa atin, ay nagtiwala tayo sa kapangyarihan ng Panginoon at hindi tayo nagpadala sa tukso ng sanlibutan, ay itataas tayo ng atin pong Panginoon at tutulungan tayo ng Diyos na magtagumpay sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Kaya may minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, gaano man katindi ang hatak ng sanlibutan sa atin sa mga panahong ito'y ang sekreto ay yung ating pagsunod, yung ating pagtitiwala at yung lubos na pananampalataya natin sa ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga dakilang mga pangako sa atin. Manghawak tayo at panghawakan natin yung mga pangako ng Diyos upang tayo ay patuloy na maging matatag sa ating pananampalataya habang hinaharap natin ang mga hamon na ito ng sanlibutan sa atin pong araw-araw na paumuhay. Brother Andy. Okay. Meron din po dito isang mahalagang paalala po sa atin sa aklat po ng Last Day Events sa sulat ni Mrs. White na atin pong kinikilala ng ating test. Ang sabi po sa pahina 51, chapter 5, at sabi po dito, dumarating ang bagyo, ang bagyong susubok sa bawat tao kung anong uri ang pananampalataya mayroon siya. Ang mga mananampalataya ay dapat na matatag na nakaugat ngayon kay Kristo. Kung hindi, ay maliligaw sila sa bawat bahagi ng kamalian. Ang tangi nating sanggalang laban sa masama ay patarihin si Kristo sa puso sa pamamagitan ng pananampalataya. So, kita po natin mga kapatid, ito ang isang napakahalagang paalaala sa atin na sa bawat isa sa atin ay may darating na pagsubok. Ngunit kailangan, sabi po dito, nakaugat kay Kristo upang kung dumating po ang mga pagsubok, mga pandaraya ng sanlibutan ito, tayo po ay makakatayong matibay. Okay mga kapatid, let's be faithful to God. Let's let's be content with him, no? Because kung walang-wala na tayo, subalit nasa atin pa rin ang Panginoon, we have enough. So sa ating pagtatapos, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama na makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat po sa inyong paalala. Opo, kami po ay, kahit kami po ay inyong mga anak ng mga lalaki at mga babae na nambalik na sa inyong pangasiwa. Subalit kung minsan kayo po ay nagkakaroon pa rin ng mga spiritual idolatry. Dahil hanggang ngayon ay aming yakap-yakap pa rin minsan ang mga tradisyon, mga kaugalian, mga practices
at minsan ay paniniwala ng mga pananampalatayang aming pinanggalingan. Mala Diyos, patuloy kami ninyong sumbatan sa magitan ng Banal Espiritu upang mabagong tuluyan ang aming buhay at maging kami maging kagaya, magkaroon kami ng kaisipan kagaya ng kay Jesus upang ito'y makita sa aming pang-araw-araw na buhay ng mga taong naghahanda rin sa pabalik ng aming panod. Dalangin namin na kung si Jesus ay mahayag, walang isa man sa amin ang mawaglit kundi kami lahat ay magkakasamang salubo at mabuhay kayo sa isang walanggang buhay. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Maraming salamat po, mga kapatid, sa pangalan po ng aming tatlong kasama ko, si Pastor Dexter, Pastor Robles, at si Brother Andy. Muli, pansamantalaking namamalam, ngunit bukas, kayo po'y nag-aanyaya ganitong oras at ganitong himpilan, Revive the Church. The Holy Spirit came at Pentecost. He came in mighty fullness there. His witness to believers won the lost, and multitudes were born again. The early Christians scattered o'er the world. They preached the gospel fearlessly. Though some were martyred and to lions hurled, they marched along in victory. Come, Holy Spirit.